kasi ako sanay. Long time no see, mga katwini. So, for today's video, ayan, meron tayo dito ang ano, mag-ilang-ilang street food. Favorite namin. Yes. Kasi ito, mga katwini, ano, saling po sa chicken joy. Kasi ano, ulam namin to, ulam tapat tayo ng dinner. Ayan. So, ito, mga katwini, itong side na to. Okay, ayan. Itong may cheese, ano yan mga kapini, fries, na may giniling, tapos cheese, repolyo, kamatis. Then dito, Shanghai, ito. May kwento po yan, Shanghai. Dapat siya may itong mga kapini, hindi ko. Tapos, pikwik! Tapos, hindi ko na makita si Babam. Kikiam. Tapos, ala. Squid balls dito mga kapini. Ayan, ito mga kapini. So, ayan, mag-start na tayo. And then, ito pa pala yung sauce namin. Ah, sauce namin mga kapini. Sauce ng chicken joy. Ito, ano tawag? Matamis. Binatamis. Binatamis? Ito yung matamis sa ano mga kapini. Tapos, suka. Tapos may cheese dito sa harap ko para pag tinulang ko sa fries. So, ayun mga kapini, habang nagbumukbang tayo. Ayun pala, may birthday pala mga kapini. Yes! Okay mga katwini, so habang nagmumukbang tayo mga katwini is may topic tayo. Oh, English, let's talk about. Yes, let's talk about online class. Basta literal na online class. So ayun, wait lang. Based on our experience lang. Kasi may mahigit 1 month na ba? Oo. Lagpas one. Oo. Kasi nakapag-exam na kasi kami ng prelim mga katwinis. Apa mga katwinis. Agree to the point na nag-enroll. Ayun, so mga katwinis before kasi 'di ba parang ano nag-aalangan. Oo, nag-aalangan pa kami na mag-enroll. Unang-una kasi mga katwinis tuition. Mm-mm. Una yung tuition. Kasi 'di ba nung nagkaroon ng nung napunta tayo sa situation na 'to, madaming nawalan ng work. Pangalawa mga katwinis. Siyempre, aminin natin na hindi tayo, ano, parang procrastination. Yung hindi natin mag-focus yung sarili natin sa online class talaga. Kasi may instances na madadivert yung ano natin, yung attention natin, lalo na sa mga social media. Mm-mm, tama. Yun. Pero, dumating kami sa point na, sige, mag-enroll na lang din tayo. Kasi, main reason is mga katwini, ayaw na naming madagdagan pa ng another year. Nagkaroon na nga tayo ng K-12, di ba? So, ayun, gusto din namin syempre graduate and makapag-work na din. Kasi syempre, tumatanda na yung magulang namin, tumatanda na din yung mga maliliit naming kapatid. May mga pangailangan sila na ano, atim. Yun mga katwini. Gets nyo naman, di ba? So, ayun. Noong una talaga ayaw ko din mag-enroll. Kasi, ano, sa course kasi namin kailangan rin ng face-to-face, ng activities, ng skill. Pero sabi kasi ng mama namin, eh di ganun din. Kapag nag-enroll ka, okay lang. Pero kapag nag-stop ka, mahuhuli ka, ganun. Kaya nag-enroll na lang kami, tiis de es. Next topic is, wait lang. Quick. Yup. Next topic is, ang sarap ng katwini sa ano natitikman nyo. Hating ko yan eh. How hard yung situation ng online class, ay ng year na to sa, lalo na sa pag-aaral? How hard? Ano yan? I-rate ba yan? Basta sagutin mo how hard. Kailangan lahat may explanation eh. Ano mga katwini, mas nakakapagod kasi yung sa face-to-face. Kasi, hindi ko alam kung bakit nararamdaman ko yun na mas pagod ako na nakaupo lang tas nakaganon lang sa laptop, nagkasagot-sagot. At ang mas nakakapagod pa mga katwini, hindi man araw-araw, pero every week, may kailangan kang habuling oras. Yun yung kinakatakutan ng mga estudyante. Mas nakakapagod siya sa totoo lang kasi, alam mo parang nakakapagod kasi na wala kang ginagawa lang. Yun kasi, yung so face-to-face, pupuntahan ng school, maglalakad ka, babiyahe ka, gising ka lang maaga, nabubuhayan yung system ng katawan natin. Tama ba yung way? Parang ano, umiikot kasi din yung dali yung... Pero yung online class kasi ngayon, nakaupo ka lang, patay yung diwa mo. Pero nakaharap ka lang sa screen ng laptop mo, kunwari nakikinig, uy. Ikaw yun eh. Pero ako, mga katwini, ay nasaw-saw. Pero yung totoo mga katwini, ako nakikinig talaga ako. Ako nakikinig ako. Pero hindi niya naiiwasan na nakakatulog siya. Alam niyo mga katwini, nakakailang kape kami sa isang araw kasi nga sobrang... Wala mo kaming ginagawa sobra, pero nakakapagod talaga na parang gusto mong matulog pero dahil sa dami ng gagawin, hindi mo na magagawa. So,
minsan yun nakakatulog ako sa klase kasi nakakaantok, di ba? Na-witness niya yun, di ba? Gusto niyo makita yung video mga ka-twinny. Sige, plus natin dito. Ma-ano lang yun, saglit lang. Nagkaklase ka ba? Ano yun? Ba't tulog ka? Next, mga ka- ah, eto pala mga ka-twinny. Balik natin yung tanong natin kay ka-twinny Glenda. How hard na mag-online class? Sobra akong nahihirapan. Kasi, hindi. 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 Di ba? Hindi ka nahihirapan? Ha? Ako yung nahirap na! Hindi porket na may na blended learning din nung may face-to-face na nagka-canvas din kami na may ginagawa rin kami online. Mas nakakapagod talaga ngayon. Hindi kasi kami sanay na gigising ka lang na ano na, parang 5 minutes na lang before yung oras mo sa klase. Kasi kapag may pasok, parang 2 hours or 3 hours bago mag-klase kasi maliligo, kakain, babiyahe. Eh ngayon kasi kahit mag-t-shirt ka na lang, basta presentable yung ayos mo, okay na. So parang patay na patay yung diwa ng katawan mo. Hindi ako prepared. Hindi ko napaghandaan tong online class. Nung wala pang pasok, parang excited ako kasi dito lang sa bahay, ganun. Pero nung kalaunan? Tama, as time goes after. Yun, mararamdaman mo yung pagod. Ang sakit sa likod kasi nakaupo ka lang. Tapos nakatingin ka lang sa screen ng laptop mo, yung radiation, masakit sa ulo, kulang ka pa sa tulog. Mapapaisip ka, sulit pa ba itong binabayad kong tuition sa natututunan ko ngayon? Eh, plus, yung kuryente pang nagagamit mga katwinis, nakaka-stress. Kuryente sa laptop. Ay, syempre, huh? Magcha-charge yung laptop. Yung cellphone. Ilan kami? Dalawang laptop, dalawang cellphone. Yung wifi pa. Tapos, electric fan, ilaw, lahat. Ayun. Diba? Minsan, nag-aircon pa, hihirit yung isa dyan. Aircon po tayo. Na gastos. Gastos pa nga sa tuition, magastos pa sa kuryente. Nakakatipid lang sa tubig. Don't get us wrong mga katwini. Kasi baka sabihin ng iba dyan na pwede naman kayo mag-enroll sa public, pwede naman kayo mag-enroll sa ganito-ganyan. Bakit nyo pa pinilit? Kasi mga katwini, kung tutuusin or kung hiisipin kasi natin, nandun ka na eh, nasa pag-graduate ka na nga, inilipat ka pa ba ng school? Paano yung iba mong mga subjects? Hindi mo, naiisip mo kasi kung paano kung hindi i-credit to? Di ba? Yung mga ganong situation mga katwini. So, tignan natin yung pros and cons. So, kaya din naman kami nag-push kasi yung mama na rin namin yung nagsabi na sige mag-enroll na kayo, ganyan. Tsaka kasi yung course, sa course ko, meron naman na okay naman yung school pero kasi hindi pasok yung height ko. Yung case ay yung situation ng student at saka ng mga prof. Okay. Ayun lang. Ayun, mga katrini. Ganito yan. So, ano nga pala, disclaimer, opinion lang namin to at saka based sa experience. Oo, mga katrini. Proceed. Ganda mga katwini. So, di ba, syempre lahat naman tayo naninibago sa new normal, ganyan. No nga eh. Ah, mapa-teacher, mapa-studyante, or kahit yung institution mismo natin. Lahat tayo naninibago. Isa pang naninibago. Naninibago, ganyan. Ano, siguro, pinaka-word na lang is respeto. Respeto sa teacher, tapos yung teacher dapat respetuhin din yung kalagayan ng estudyante. So, yung word mo, respeto. Oo. Sa akin, ang word ko para sa online class na to is consideration. Yun din, mga katwini. Respeto kasi, mga katwini, ganito. May nakikita kasi ako sa TikTok, sa Facebook, sa Twitter na parang tutorial na paano mo mapapaste yung sarili mo in front of the camera. Gantong, ay, yung ano, yung parang hack? Oo, parang ganun, mga katwini, na ganito kasi yung mga katwini. Kung hindi mo din seseryosohin lang din kasi yung online class,
Eh, parang sa'yo, nagsasayang ka lang ng pera. Nagsasayang. Naluloko mo yung sarili mo. Nagsasayang ka ng kuryente, nagsasayang ka ng oras mo, sana tinulog mo na lang. Kung gusto mo na, ano, behind the cam, nakahiga ka, natutulog ka, ganon, huwag ka na lang pumasok. Huwag mo na lang atinan yung, ano, yung mismong subject na yon. Kung ilagay mo yung situation ng magulang mo na magiging teacher, diba, parang nakakabastos sa... Naiinis ka dun sa tao na yun na hindi nire-respeto yung magulang mo. Yan mga katwini. And for the teacher naman is, dapat marunong tayong irespeto yung situation ng estudyante. Kasi hindi lahat ng estudyante may stable internet connection at may magandang gadgets na magagamit for online class. Ganun din sa teacher. And, kailangan natin yung word nga niya, kailangan natin i-consider yung mental health ng bawat isa. Yun, mga katwini yun. Ano pa ba? Ano pa ba gusto kong sabihin? Hindi kasi mga katwini, matagal... Excuse me. Matagal namin itong pinag-isipan. Matagal na din gumugulo sa isip ko na, ay, ano ba yung nakakainis na sila natutulog sa likod ng camera, ganyan, pero hindi nila iniisip yung effort ng bawat taong kasama dun sa meeting na yun. Kaya nga, kapag nakatulog si Katwini Glenda, ginigising niya. Grabe yung effort ko, nagisingin siya. Kasi syempre, maliban sa napakalaki ng tuition niya, yung kuryente na ginagamit dito sa bahay is, dapat irespeto niya din yung teacher niya or yung prof niya. Kasi, yung lola namin, yung tito namin, mga naging guro din sila at guro ngayon. Na, syempre, di ba parang nakabastos lang or na, masakit sa feeling. Masakit sa feeling na si Katwini Glenda hindi nire-respeto yung prof. What if pa yung mga estudyante ng tito namin? Ganon. Bakit ba? Puro ako. Ikaw laging natutulog eh. Wala lang. Tayong dalawa na nag-aaral dito ngayon. Basta yung mga Katwini. Ikaw. Kapag, please lang po, kapag may ipapagawa po kayo na, kanino mo sinasabi? Sa mga nanonood. New normal tayo. Hindi pa kami nakaka-adjust ng fully. Fully po. Hindi pa kami nakaka-adjust ng bonggang-bongga kasi nga bago para sa amin to. Kasi ilang taon na kami nag-aaral. Bilangin mo. 14. Kasama yung ano, kinder, ganun, nursery, ganun. 16. 16 bali. 16 years! Oh my God! 16 years nang nag-aaral, nang pumupunta sa school, na nagsusulat, na may 14 teacher, lang pala. Na may teacher na nagtuturo na inaasikaso, na nagbabantay kapag may exam, na nire-remind kami kapag may ipapasa kung may gagawin. Nag-a-adjust pa rin naman kami sa situation ngayon na puro online na kasi minsan kasi sa Canvas kasi namin hindi talaga nagno-notice. Kapag meron namang gagawin, may ipapasa. Yung iba walang due date, pero kung kailan ka magpapasa is nakalock na siya. Yun yung hindi namin magets kasi hindi lang naman yun yung ginagawa namin. Hindi lang naman isang subject lang yung ginagawa namin. At saka, please lang po, bigyan niyo naman po kami ng enough time, enough days para magawa yun. Hindi yung 3 days lang. Eh, magsa-search pa kami, madami pang iba, may online class pa, may mga quizzes, may responsibilities din naman po kami dito sa bahay. At kailangan din namin ng pahinga. Let's be considerate na, yun nga, nabigyan ng enough time ng na maintindihan kami na hindi sa lahat ng pagkakataon is naka-focus kami dun sa pinapagawa niya. Di ba? Ang seryoso masyado na i-stress ako. Meron pa. Kung magtatanong yung prof, and alam nyo namang good way yung pagka-reach out niya sa inyo, i-reach out nyo din sila ng maganda. Kung ano yung pinapakita nila sa inyo, yun din yung ipakita nyo. Give and take, mga katwini. Students and professors, teacher, ganyan. And, kung yung student yung... Ay! Ano yun?
And so, kung magtatanong naman yung estudyante or parang magko-consult sa teacher, please or po, ano, yung kahit clarification lang. Yan, kahit clarification lang, please lang po. Hindi lahat merong ngang good internet connection. So, paano pala kung nagdi-discuss yung prof and then yung isang student is hindi makahabol kasi nga, parang nag-hang yung parang nakuha, wala narinig. ganun yung maririnig sa ano. I-considerate na lang. At saka yung ano, ano yung parang mag-post pa din ng announcement or di ba sabi mo kanina for clarification, sabi ko, sana kapag may nagtanong, is hindi tayo magsawa na i-explain. Kasi, hindi naman, dahil nga kulang sa tulog, kulang sa pahinga, medyo bumabagal yung pag-function ng system natin. Diba? Tama ba? Tama. So, next. Mga katwini, ko kasi naranasan yung kulang sa tulog. To be honest. Kasi ang klase ko lang mga katwini is kahapon paggabi. Hanggang 7:30 lang din. Diba? Hmm. And meron akong enough time and I can manage it. Ewan ko lang dito sa katabi ko. O sige, ikaw pumasok 8 a.m. hanggang 9 p.m. Yun na nga yung sinasabi ko. Kaya kailangan mo ng time management. Eto, nakikita nyo ba to, Twinies? Yan ang pinaka-importante sa mga estudyante ngayon. Pinaka-importanteng oras. Kung meron kasi kayong canvas or kung familiar kayo sa canvas, ang usually na deadline nun is 11:59. Mapa-AM, mapa-noon, mapa-PM. 11:59. AM? Noon? Gabi? Noon na lang siguro, no? Kasi 12 noon na yung susunod na lang. Noon! 11:59. Noon or midnight. Mm-mm. Parang yun na rin yung nagsisilbing alarm clock namin na. Anong oras na naman, gantong oras na naman. Ilang oras na lang, deadline na naman. Ilang oras na lang, may panibagong gagawin na naman. totoo yun. Pagdating ng Friday, tapos mo na lahat ng gagawin mo. Meron naman pa konti-konti ng Sabado at saka Linggo. Pero pagdating ng Lunes, ay nabumabaha na naman yung canvas namin. Tapos, ang deadline din nun, within that week. Yun nga yung dun din kami minsan nahihirapan. Pero, diba? Hindi ako stress mga kapinya. I can manage all the things that I do. Charing lang. Joke lang. 11:59. Ah, parang yun yung kamatayan ng mata mo eh. Oo, oh, kamatayan ng katawan mo. Alam mo, ako ah, hindi ko pa alam. Ayun, sasabihin ko na nga eh. Sa akin, ako kasi talagang rush talaga ako. Diba? Yes, mga katwini, rush talaga siya gumawa tapos. Gumawa? Gumawa. Kasi mga katwini, yung pwesto namin magkatalikuran. Ganyan. Tapos. Bakit lang ganyan yung talikuran? Tapos, kapag may gagawin siya, tapos submission na bukas, ganyan ako. Mamaya may gumagana na sa akin. Tignan mo nga ito. Papacheck ng grammar, magpapatulong, magpapa-edit ng pictures, ganun. Wala namang kaso sa akin yun. Kasi dun ta, di ba kahit nung high school ako, talagang rush talaga. Tunyari, ibibigay ng prelim, papasa ng finals, syempre gagawin ko sa finals na. Di ba? Di ba ganun? Which is, mali. Eto advice para sa akin, kahit na ginagawa ko, huwag nyo nang gawin, huwag nyo na akong tulang. Next! Sabi nyo next eh. Next naman is time management. Hindi ko alam kung nabanggit na ba namin to, pero kasi, mga para sa mga estudyanteng tulad namin, at sa mga estudyanteng kasing pasaway ko, pag binigyan naman kayo ng enough time, do it. Now na. Time management, kailangan mong pumili kung ano yung mas. Hindi naman kailangan pumili. Parang, pipili ka kung ano ang uunahin mo. Yeah, ayun pala. Kung ano yung mas madali, yun ang unahin. Nef. Feeling ko mas magandang unahin yung mas mahirap. Para easy na sa mas madali.
Ako hindi. Gusto ko yung ano, balik tayo. Gusto ko naman yung madali muna, tapos step by step pa, papahard. Getting hard. Ewan ko sa sinasabi mo. Papahirap. Akin naman kasi, depende kung kailangan ng critical thinking. Hindi, kung na kailangan mo nang mag-iset ng kung anong solusyon, ganun. O, ihuhuli ko yun kasi habang may ginagawa ko na iba, mas makakapag-isip ako na, ah, dapat ganito yung gawin ko, ganun. Huh. Ako, mga Katwini, as a student leader din, importante yung time management talaga. Kung kayang gawin ko talaga, gagawin ko na. Kasi minsan merong deadline sa school. Tapos, deadline din sa org. Yung ganun. Last is, feeling ko ito na yung last. About tayo sa kuryente, sa data, sa load, sa wifi, sa lahat ng mga kailangan. Kailangan yun, no? Siyempre sa mga, ano, yung, siyempre sa situation ngayon, madami nga nawalan ng trabaho. Eh, siyempre, pag walang trabaho, walang pagkukuhaan ng pera. Pag walang pagkukuhaan ng pera, walang pambayad ng kuryente. Pag walang kuryente, siyempre, hindi ka makakapasok sa klase mo. Unless makasaksak ka sa kapitbahay mo. Kung gusto mo talaga. Kung desidido ka talaga. Mm. Bakit ka pa kasi mag-e-enroll kung alam mong hindi mo kayang i-focus yung sarili mo, hindi mo kaya na gawin yung mga gawain, yung mga dapat gawin, ganun. Diba? Huwag nyo nang sayangin yung pagkakataon na may, kunyari sa laptop kasi, i-charge nyo siya ng 2 hours. Ganun kasi yung sa akin. 2 hours i-charge ko siya. Tapos magagamit ko siya ng 2 hours? Mm-mm. 2 hours. Oh, di 2 hours. Basta 2 oras, yon i-charge. Tapos magagamit ko siya ng whole day, 'di ba? Whole day. Kaming dalawa actually nakakagamit kami. Kung gagamitin ko yung laptop niya, may sarili kasi akong laptop, mga Katwini. Yon. So matagal naman yung life nung battery ng laptop. Use it wisely. Lahat ng gadgets, pati yung sa cellphone, ganun. Kung nakakapag-share ka nga ng post sa timeline mo eh, sa kung nakakanood ka sa YouTube mo, kung nakakapag-post ka sa Instagram, sa Twitter, sa Facebook, gawin mo sa canvas, gawin mo sa mabuti, gawin mo sa tama. Hindi, siguro kasi, sa isang one month and 2 weeks siguro, na nag-online class, feeling ko, nakaka-drain ng bonggang-bongga. 100%, magiging 0% na lang yung energy mo. Ganun. Ano? So, yun lang mga Katwinis. Ang gusto lang namin sabihin is, ano? Gusto mo lang tapusin? Ayan. Ang gusto lang namin sabihin mga Katwinis is, be a responsible student and be a professional professor. And, consideration sa isa't isa, respeto sa isa't isa, paulit-ulit na consideration, paulit-ulit na respeto. At saka huwag natin kakalimutan yung duties and responsibilities natin bilang estudyante at bilang professor. Professor is our second parents. So, dapat naiintindihan nila tayo. Opinion lang namin to na. Pero kasi dapat ganun talaga. Pero dapat intindihin nyo din yung sitwasyon ng professor nyo. Oo, kasi yung mga professor, nakikita din kasi talaga namin na nag-e-effort sila. Minsan pa nga na, i-discuss lang nila yung gagawin. Tapos, i-end na nila yung meeting. Kasi nga, yung data nga, hindi ma... Hindi ganun ka-stable. Tsaka, parang masasayang lang kung kung magdi-discuss pa ng ibang bagay na hindi connected dun sa subject. At naiintindihan ng mga professor na yung imbis na gagamitin sa ibang bagay is ipapaubayan nila sa mas importanteng bagay, sa ipapapasa. Oo, yun. So, yun lang naman mga Katwini. Ang gusto kong sabihin na hindi ko masabi dahil ikaw, wait lang.
Hindi pa ako tapos wait eh. Lang. Parehas tayong mag-grow. As a student and yung professor, magtulungan. Parehas mag-grow. Magtulungan and sana magtulungan na mag-cope up sa new normal. Kasi syempre, hindi naman natin ginusto kung ano man yung nangyayari sa atin ngayon. So, ayun lang naman yung gusto talaga namin. Para sa mga estudyante katulad ko, sana tatagan natin yung loob natin. Okay lang yan. Huwag ka kasi magulo, nag-emote na ako eh. Hindi, I pray na sabay-sabay nating malagpasan yung school year na to nang walang nagbe-breakdown. Yes! Kaya natin to! I'm praying and hoping na malagpasan natin nang sabay-sabay itong school year na to nang walang sumusuko. Yes. Online. Kung kilala nyo ako, kung kailangan nyo ng tulong, i-chat nyo ako. Yung Facebook ko po, yung Facebook niya, yung mga social media accounts namin is nasa description. Pwede nyo po kaming i-chat. Yun lang mga katwinis! Na-miss namin kayo mga katwinis. Oo, nakaka-miss mag-vlog. Kung may tanong pa kayo or may gusto pa kayong topic na pag-usapan natin ng sit-down videos lang, comment down below. Nakaka-twinis. But wag mo nang mga challenges kasi hindi pa kaya rin ang oras mga katwinis. Nag-a-adjust pa kami. Tsaka hindi swak yung oras namin. Ang parehas lang kasi kami na schedule is Sunday, which is church day. God's day. Family day. Ganon. Yun lang. Higaan day para sa kanya. Hindi. Yun lang mga katwinis. Every day is higaan day. So, yun lang mga katwinis. Hope you like this video and please give this video a like. Subscribe! And hit the notification bell for updates. And comment na rin kayo sa baba mga katwinis. Ha? Oh, hope you enjoy. See you. See you soon.